Yan mga kabikers, good morning. Welcome back to my channel. Magsishare naman tayo ngayon ng isang bread recipe mga kabikers. Itong recipe na gagawin natin ay napaka ganda nito, lalo na sa mga negosyo mga kabikers. Kahit saan to mga kabikers pwede. Pambaon kahit saan mga kabikers. Pwede itong recipe na i-share ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na mga kabikers, kung kayo ay mga malayo sa mga pamilihan, yung mga bahay nyo ay nasa mga barangay na, mas maganda tong tinapay na ito mga kabikers kasi napakatagal nito bago masira. Inaabot to siya ng mga 2 linggo to hanggang 3 linggo mga kabikers bago masira ang tinapay na ito. Ginawa na natin tong video na ito pero ngayon gagawa tayo ng panibago. Gawa tayo ng panibagong video mga kabikers. Same pa rin yung timpla niya pero ibang version naman yung gagawin natin. Lalagyan natin siya ng design. Yan mga kabikers, masyadong mahaba na. Baka mayroon na dyan magalit yung iba kasi ayaw nila yung mga mahaba yung intro. Yung iba naman gusto nila yung mga mahaba. Yan mga kabikers, umpisahan na natin. Ito na pala yung ating mga gagamitin ingredients. Ako pala natin mga kabikers, umpisahan. Ang isi-share kong video ngayon ay Sputnik bread, mushroom. Yan mga kabikers, putok. Yan, putok na rin to siya mga kabikers. Dahil may kasing pangalan ito, putok, Sputnik bread, mushroom. Yan mga kabikers, yan ang isi-share kong video ngayon. Mayroon na ako video nito pero gagawa tayo ng panibagong video, ibang design naman gagawin natin. Yan, mayroon tayo 2 kilong third class. Yung third class na ginamit natin dito ay penguin yung kanyang tatak ng third class na ginamit natin. Kahit naman anong klaseng third class, mas maganda mga kabikers gawin na Sputnik or mushroom yung isla na arena, first class, ay third class pala mga kabikers. Ito, 2 kilong third class. Tapos maglalagay tayo dito ng 2 kutsarang baking powder, Calumet, yung brand ng ginamit ko. Yan. Ang third class pala na ginamit natin mga kabikers, ang pangalan ng third class na ito ay penguin. Mayroon din tayo milk powder. Ayan, 100 grams. Ayan mga kabakers, i-mix lang natin. Yan, pwede na yan. Meron tayo to wash, 2 kilo. Yan. Lagay na natin. Margarine, 150 grams. Maglalagay din tayo ng 15 grams na rye yeast. Lalagay din tayo ng asin. Asin natin, 10 grams lang mga kabakers kasi maalat na tong margarine. Kasi pag dinamihan natin yung asin, kung ginawa natin 20, baka maalat na yung Sputnik natin. Ayaw naman natin ng maalat. Kung gusto nyo gawing 20 yung asin, magbawas na lang kayo ng margarine, gawin nyo na lang tong 75 grams yung kalahati niya, lard. Ako kasi hindi na ako naglagay ng lard, kaya ginawa kong 10 grams lang yung asin kasi maalat na tong margarine. Yan mga kabakers, maglalagay din tayo dito ng tubig. Itong tubig na to, isa't kalahating lata ng ibab. Yung ganitong lata mga kabakers, isa't kalahati ito siya. Yan, isa't kalahati lang yung gagamitin nito, yung tubig natin, isa't kalahati nito. So, ilagay na natin.
Maglagay din tayo ng itlog. Isa. Tapos maglagay tayo ng food coloring. Egg-yellow. Tsantsahan na lang mga kabakers yung paglagay. Yan, okay na yan. Tunawin na natin yung asukal saka yung margarin. Yung ibang sangkap. Yan, mix na natin. Continue. Yan na mga kabakers. Okay na to siya. Yan. Yan mga bakers, ngayon ang gagawin natin ay hatiin natin sa tatlo. Yan, tapos ito. Yan. Tapos mamakina muna natin mga kabakers. Huwag lang kayong aalis mga kabakers, ay mamakina ko lang to saglit lang. Yan mga kabakers, after 2 minutes, tapos na. Na-roller na din. Pasado natin, maglalagay lang tayo dito ng margarin para hindi siya masyadong ano. Yan mga kabakers, ang gagawin natin ay putulin lang natin to. Twenty to 25. Yan, pwede na yan, 25. Yan mga kabakers, naputol na natin. Dito naman tayo sa natira. Ito, lalagyan natin ito siya ng kulay mga kabakers. Ito yung isa, strawberry at saka ito, ubi. Yan mga kabakers, dyan lang kayo, lagyan ko lang ito ng kulay. Yan mga kabakers, meron tayo dito food coloring. Food coloring lang gamitin natin. Ubi. Ito namang isa, strawberry. Yan lang, tapos ipasada natin uli. Yan lang kayo mga bakers, huwag lang kayong alis. Pasahan lang natin ito ng 1 minute. Yan mga kabaker, after 1 minute, na ano na natin lahat. Kulang na siya kulay, naubusan tayo mga kabakers. Yan, putulin din natin. Ulan din natin siya ng 20 to 25. Yan. Yan na mga kabakers, tapos na. Pigurahin na natin siya. Ito lang, lagay natin sa loob, tapos yan. Tapos, ipot lang ang pagganon. Ganon. Ganyan lang mga kabakers.
siya ng ibang design. Lagay lang yan sa loob, tapos ganoon lang yan. Same process lang gagawin natin yan. Tapos likot lang, ganoon. So yan na siya, oh. Pwede rin naman ito lang mga kabakers para wala nang hindi na masyado gano'ng matrabaho. Pero itong lagyan tayo ng design para nagpapaganda dito sa mga estante natin mga kabakers. At least meron sila makikita na ibang design. Yan na siya. Yan mga kabakers, continue lang natin hanggang matapos. Yan mga kabakers, tapos na. Tapos na tayo nagpigura. Yan mga kabakers, lutuin na natin siya. Habang nagpipigura kasi tayo, nagpainit na tayo ng oven. Yan. Ang init na ng ating oven mga kabakers ay nasa 350 Celsius. Lutuin natin to siya ng 15 to 18 minutes mga kabakers. Yan, samahan niyo ako sa salang na natin. Yan mga kabakers, ito na yung oven natin, salang na natin to. Yan mga kabakers, nasalang na natin ang ating Sputnik mushroom or putok. Update ko na lang kayo mamaya pagkalipas ng 10 minutes. Titingnan natin siya kung ano yung magiging itsura na. Yan mga kabakers, update ko na lang kayo mamaya. Yan mga kabakers, after 10 minutes, titingnan na natin siya. Ayan na siya, oh. Pero hilaw pa yan mga kabakers. Ayan. Ito na natin siya sa pahinaan na natin yung apoy niya. Mga 8 minutes na lang mga kabakers. Sigurado luto na to. Update ko na lang kayo pag luto na mga kabakers. Ayan mga kabakers. Naluto na. Hindi ko na napakita siya kung paano siya hinango. Kompleto na ng ating 18 minutes na pagluto. Ayan na sila, oh. Ayan mga kabakers, ito yung ating Sputnik new version. Perfect na perfect to pang negosyo mga kabakers. Ayan, oh. Ayan, napaka-attractive niya. Ayan, oh. Ayan mga kabakers. Ayan. Ganun pa rin templa niya mga kabakers, pero naglagay lang tayo ng design.
Yan, sana nagustuhan nyo mga kabakers ang ating new version ng ating Sputnik bread. Napaka-perfect nitong tinapay na to mga kabakers kasi ang tagal nito masira. Ayan, no? Ito naman yung ating isa, yung ating ubi. Ayan sila, oh. Ayan mga kabakers. Ayan, napaka-perfect nga, oh. Napaka-attractive tingnan. Ayan. Ito yung tinapay mga kabakers na napakatagal nito masira. Kaya nga nang sinabi ko doon sa kanina na umaabot to ng 2 to 3 weeks bago masira ang tinapay na to at hindi naman talaga totally sira. Isang kasi inaamag na siya mga kabakers. Amag lang yung panlaban at kalaban dito. Kasi kahit sa abutin mga kabakers ng 3 linggo kasi matigas na siya, hindi na talaga siya titigas. Yan mga kabakers, naluto na yung ating Sputnik bread, new version. Sana nagustuhan nyo mga kabakers. Kung gusto nyo gawin tong video na to, ay panoorin nyo lang hanggang dulo. Panoorin nyo ng dahan-dahan mga kabakers. Napakadali lang, napakabisik lang yung gawin. Saka napakadali lang yung sundan. At saka napakasarap. At kahit saan to mga kabakers, kahit dito sa NCR, ay napakabili ng tinapay na to. Mas lalo-lalo pa doon sa mga probinsya natin, lalo-lalo na pag mga malalayo yung pamilihan ng tinapay, pwede kayo mag-stack ng mga ganitong tinapay. Yan mga kabakers, hanggang dito lang, kung nakaabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to, ay maraming maraming salamat. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, i-click subscribe mo na ako, i-click the notification bell para updated ka pa sa mga video natin gagawin. Ayan mga kabakers, hanggang dito na lang. Pero bago tayo magtapos, ay shout out muna ng ating mga viewers, lalo-lalo na dyan sa ibang bansa. Maraming salamat sa suporta sa panood ng mga video natin. At dito din sa mga kabayan natin sa Pinas, maraming salamat po sa mga nanood ng video ko. Maraming salamat. Malaking tulong to para sa akin. Ayan, hanggang dito na lang. God bless you all.